samahan niyo ako, magluluto ako for today ng ating lunch. At dahil may findings sa ating puso, ngayon kung di rin natin iingatan, ay maaaring mag-lead into aneurysm. Since wala pa tayong pang-consulta sa cardiologist, and at the same time, wala pa rin tayong pang-gamot. So, kain muna tayo ng mga healthy. So, bumili ako ng, ito talaga, pinaka-good for the heart, kamatis. So, dadamyan natin siya ng kamatis, and of course, tuporia. Ganito kalaki is 15 pesos. Ito naman sa aking pirasong kamatis is 20 pesos. And of course, yan, bawang. And sibuyas. Maraming beneficyo sa ating katawan ito. Mahilig ako sa bawang. Gusto talaga yung niluluto ko. Nilalagyan ko ng maraming bawang. Yan lang. Mahal ang sibuyas at bawang kasi ngayon. Kaya kahit gusto ko siyang maraming bawang, minsan tinitipid pa rin natin habang mataas pa ang bilihin. So yan, hiwa-hiwa lang tayo muna. Ito naman, food for the brain. Yan. Yan lang, huwag din masyadong sa sobra kasi ang egg yolk, mataas ang cholesterol. Yan. So ano lang din, minimal. So yan lang ang sasahog natin. So iniiwasan muna natin ang karne ngayon. Mga once, twice a weekend, kain tayong karne. Actually, kulang nga ito eh. Kalimutan ko, tokwa. Isa pang good for the heart din. Instead of karne, so pwedeng substitute ang tokwa. So kalahati lang muna ng sibuyas. So, iwa-iwa lang muna tayo. Mamaya, luto-luto na. Igigisa ko lang siya. Tapos, babasagan ko lang ng itlog. Okay na, ulam na siya. So, lunch and dinner, ito na siya. Hindi ko na may papakita mamaya ang pagluto ko kasi afraid ako yung bang gas tapos nagsiselfone. So, hindi ko may pakita yung pagluluto ko. I don't know kung anong ginagawa ng iba kung bakit napapakita na rin yung pagluluto nila. Well, siguro meron silang taga-video or ako wala kang taga-video ngayon kasi I'm home alone. So, yung iba naman siguro meron silang standee from afar na nakatayo yung cellphone nila doon. Wala pa ako noon, kaya yung video nila yung sarili nila while cooking. So, ganun na, ibigis ako lang naman yung bawang, sibuyas, and kamatis. Yun. So, kuha lang siguro ako ng paglalagyan nito kasi nasipit na ako sa space, sa sangkalan. So, wait lang, guys. Natin ang sibuyas dito. Itatawin na natin siya sa rep. Tapos tipipin lang natin ito. Ating kalat. Lagay natin sa plastic. Okay. Lagay lang natin dito. Ayan. And ito lagay din natin sa rep. Sa rep. Babagoyin ko na. Susundin ko na yung ano ngayon. So ayan, i-set aside muna natin itong nahiwa na nating sibuyas para meron pa rin tayo dito ng galawan sa ating sangkalan. So lagay lang natin siya dito at mamaya gisa-gisa na yan. Okay. Tapos, sunod na natin hiwain ang repolyo. So, itabi na muna natin siya dyan. Yan, hinahiwa natin bawang at sibuyas. Tapos, next naman itong repolyo.
Ito ang pinakaborito kong gulay, guys. Repolyo. I love it. Mula pagkabata ko talagang itong gusto kong gulay. Although karamihan no, patatas no. Oh, gusto ko rin yung paborito ko siya, pero ito talaga pinakaborito ko. At masarap din siya yung pinaghahalo yan, patatas and repolyo. Tapos lagyan nyo ng corn beef. Wow, the best. So tanggalin lang natin itong medyo matigas na part eh. Tingnan natin siya isama. So tatanggalin lang natin siya. Tanggalin lang natin ng tubig. And then, grind lang natin. So kahit anong hiwa ng sinipol, ganyan lang kasi ano naman siya, madaling lumambot. Hirain lang natin siya ng ganyan. Okay, so inugasan naman natin na siya. Tanggalin natin yung medyo, ano na, medyo nasasira na. So ayan naman natin isama yung medyo sira na. Medyo may nasisira ng part eh, so tanggalin lang natin para huwag makasira ng lasa. So hiwa-hiwa lang. Gusto na natin kamay kasi meron itong ano. Okay, so madali lang hiwain ang repolyo kasi malambot siya. Isunod na natin ang kamatis. So, yung isa, hindi pa siya masyadong hinog. So, itong dalawa lang muna ang gagamitin natin. Itong hinog na. So, lahat ito good for the heart. Pag wala pang panggamot sa puso, so, kumain lang muna tayo ng mga pagkain na healthy para sa puso. Kaya iwasan natin yun. Pag meron tayong hindi gustong tao, diretsyon mo siya. So, yan. Okay, yan. So, gusto ko yung pinipit-pit siya, pati yung bawang at sibuyas. Pag ginigisa natin siya, gusto ko yung pit-pit na pit-pit para malasang malasa. So, yan. Okay. Mamaya pipit-pitin na lang natin siya pag gisa. So yan, tapos gisa-gisa lang yan, gisa lang natin yung bawang, sibuyas, kamatis, kasarigan natin ng konting sabaw, pakukulin lang muna natin saglit, tapos titimplan natin siya. So ako salt and pepper lang, okay na. And then pag kumukulo na siya, katapos matimplahan, ilalagay lang natin ang repolyo. Tapos pagluto na ang repolyo, konti lang, sandali lang naman ito. Actually, nakakain natin ng hilaw, no, dahil sa yung coleslaw. So, hilaw lang siya. Pero ito, pakukulan lang natin ng konti. Ayoko na naman ang overcook. And then, after that, pagluto na yung repolyo, babasagan lang natin ang itlog. And that's it. Luto na, may ulam na tayo na. Good for the heart. Parang ating heart maging healthy. Yan. Iwasan tayo dun sa mga taong nananakit, sa nagbibigay ng stress sa atin, sa toxic, yan. Para ang puso natin ay laging healthy, yan. So, yun lang. Tapos kumain lang tayo ng mga pagkain na nakakabuti para sa puso natin, okay? At iwasan ng stress, okay? So, yan. Maya lulutuin natin ito. Hindi ko na maipapakita yun kasi afraid ako dahil gagamit tayo ng gas, okay? So, have a good day and have a healthy heart, everyone, and have a good day, okay?